Nagigil na naman ito. Nakakagigil na naman, no, mga kababayan. Yung mga simpleng ganito, dapat maging kusa na po tayo. Yung kusang loob po dapat na pinupulot, mga kababayan. Merong mga dati sa gobyerno na nagsasabing pagbalik nila, kaya nilang gawin to, gaya nilang gawin yon. Nung nauna nga kayo, di nyo na naayos eh. Babalik pa kayo. Huwag naman. Yes. Di ba? Okay. Doon na lang tayo. Sa alam nating may mga ginawa, no? Lalo na malapit na eleksyon, siguro piliin nating leader natin yung mga may nagawa talaga. Sir, bitag ba ito, sir? Style bitag tayo nga. Ano to? Puro ano to, good news. Puro yung ganansya ng taong bayan to. Yan. Ibig sabihin, sir, ituturo mo kami, sir. Oo, yan. Former Mayor Janya of Boracay. Well, after ng 6 months na closure, no? Yung number one na pagbabago actually is yung pag nakita natin yung beachfront natin ngayon, wala nang masyado man. Wala nang mga structures or even mga table and chairs dito sa vegetation. So kung napansin nyo pag naglakad kayo sa gabi, it's more clear na dito sa vegetation area, no? So pag nakikita mo, it's more on nature na yung napapansin mo dito. And of course, after ng closure, halos naging stricto na kasi yung pagkumuha ka ng permits, no? Hindi lang sa local government, and of course dadaan ka rin sa interagency task force. Kaya maganda yung monitor. Sir, may nagtatanong kasi, sir, paano yung ba, sir, pinapatupad yung cleanliness dito, yung mga anti-littering law? Meron hubang napaparusahan, sir? Former Mayor Jan. Former mayor po. Ayan, former mayor po. Kaya hindi ko masagot. Di ba? But during our time actually, madali lang naman actually. You have the ordinance and of course you have the right people na magbantay. Tsaka may mga penalty naman kasi. Kasi sir, ako, may nakita ko sir na fresh pa eh. Binulot ko na lang sir para makita nila na tayo concerned sa Boracay. Yes. So ano pa yung may papayin yun, sir, sa mga turista, lalong-lalo sa international at local po natin na dumadayo po dito? Well, of course, yun nga, meron tayong mga ordinance na dito. May sinasabi mo nga, yung no smoking by the beach, no? Maraming na-estorbo dyan. O, at saka yung nagtatapon ng basura, no? Para may hindi ma-estorbo yung vacation nila. Well, we have to observe sa tapos sa nilipo sa ayan. Especially yung no smoking by the beach kasi maraming nahuli nung araw. Yeah, sa bawat resort meron na sila naka-set up na area for smoking. Sir, ano ba yung magiging fine ng mga maglalasin dito, sir? Yung pasuray-suray, sir, sa gabi? Yung mga nalalasing. Opo. Yung fine. Pwede, the next day pagising nila, yung fine nila, maligo lang sila sa beach. Okay. So wala naman tayong rules actually. Importante lang, hindi lang ma-over, no? Importante, enjoy lang, huwag sumobra. Basta hindi siya magkukos ng trouble, sir. No, tsaka hindi dumating sa maabot sa hospital. Ay, di ba? Masa sayang yung vacation mo, di ba? Basta pag uminom lang tayo, hanggang ano lang. Hanggang moderate lang, sir. Moderate lang. Enjoy lang tayo. Di ba? Enjoy life. Actually, hindi pa. Bago lang ito. Almost siguro mga 2 months pa lang na nag-open yung Boracay. So, halos lahat yan, hindi pa. Walang pala. Sir, sa mga ano, sir, sa mga international tourister, kailan po kaya sila makakapasok sa Boracay? Well, napaka-ano pa rin yan. Napakalaking question mark pa rin yan. Di ba? Kasi, di ba, meron naman second, may variant na naman na bago, di ba?
mga flights naman, instead na will push na mag-open na, ngayon naka-hold na naman. So, mukhang hindi tayo makakasagot. Sir, yung ano, sir, yung rate po ng COVID-19 sa Boracay, sir, paano nyo kaya i-describe, sir? Well, dito nagkaroon ng cases, pero hindi naman talaga. Hindi naman marami. Moderate lang moderate po, sir. Lang. Sa ano requirements pala, sir, yung mga non-aklanan po na pupunta po dito sa Boracay? Kung bawa galing sa Nambusaw, Capiz, or sa Roja City, need pa ba nila ng swab test? Hindi sa ngayon. It's more on ano na lang, vaccination card and yung certificate from kung saan sila sa MHO nila that they were vaccinated. So wala nang swab test. Health declaration. Yes. Paano kung hindi sila vaccinated? I think sa executive order ni GOV, I think they have to do ano. I think rapid test or the antigen or antibodies. And thank you po, ex-mayor okay. Po, former po. Salamat. Enjoy kayo dito. Salamat. Enjoy kayo. Yan, si former mayor. Correct lang po natin. So, yan po yung ano niya. Narinig niyo naman po si Kuro. Si... Ito ang aming munting tipanan. Dito na nag-opisina. Lahat ng hirap dito. Kasi nga yun, sabi nila, ako daw tumita ng kurso. Hindi nila alam. Yung hirap, tsaka... Tsaka hindi nila alam kung magkano yung sakripisyo. Sipin mo magkano kwarto natin talaga, kung tutusin. 3,000-4,000, gano'n? Mga 4,000. Sipin mo sa amin, magkano lang? 1,000? 1,000, para sa gobyerno. Do you imagine that? Matulungan natin. Oo. Si Yusek, Benny, and the Perla. Yung mga opisina kasi nandun sa mainland. So, ginawa nilang one-stop shop dito. So, lahat yung representative ng DIL, GDNR, Dole, nandito lahat para mabilis yung trabaho. Mm-hmm. Tapos, di ba yun nga, after 5, lahat ng tao labas. So, wala talagang tao dito after 5. Ganun ang, nung nag-start yung rehab ko dito. Ma'am, salamat ma'am. Ayan, makikita nyo talaga. Ay, naku mga kababayan, hindi na po natin ma-explain yung mga kaganapan dito. Sabi nga ni former mayor, pag pupunta kayo dito, moderate lang po yung pag-inom. Huwag magkakalat, huwag magkukos ng gaya nito. Naku, nakakagigil na naman ito. Nakakagigil na naman, no, mga kababayan. Yung mga simpleng ganito, dapat maging kusa na po tayo. Yung kusang loob po dapat na pinupulot, mga kababayan. Para maganda yung Boracay. Yan si Yusek Benny. Talagang susugod tayo dito. Bubulabog na naman tayo dito. I-expose lahat ni Yusek Benny ito. Ayan, no? Mga magigiting nating mga ano. Sir, bitag ba ito, sir? Style bitag tayo nga. Ano to? Puro ano to, good news. Puro yung ganansya ng taong bayan to. Ayan. Ibig sabihin, sir, ituturo mo kami, sir. Oo, ayan. Ayan, mga tiyanggi-tiyanggi. Mga kapatid natin dito, may matiyanggi. Sir, ang gaganda pa naman mga tindera dito, sir, ano? Siyempre naman. Yan ang Boracay. Tingnan mo. Ay, grabe, ganda nito. Yung mga ngiti. Ayan, ngiti pa lang ni ma'am, mapapibili ka na. Diba? Yan. Ganito yan. Ay, sir, ano dito? Sir, anong pangalan niyo? Idol na lupa to. Idol na lupa. Tapos, pinaupahan sa kanila. Dahil di ba tinanggal yung mga nakakalat na mga nagtitinda sa labas. Dito sila nilagay lahat. Sama-sama sila dito. So, naging souvenir sa shop tong area na to. Dati, nasa malayo yung lugar sila. Tapos, nakaharang sila sa mga obstruction sila. Pero ngayon, nakita mo ang ganda ng lugar nila. Organized na, oh. Tapos wala. Dito sa likod may restaurant, di ba? Wala ba silang upa dito, sir? Meron, may upa rin naman yan. Pero at least eto, yung makikita mong safe sila.
lahat ng turista pagpunta rito, alam kung saan bibili. Kumbaga so, bungad, sir, ano? Yes, yes. So, ito, restaurant naman. Meron pa rin iba, pero ito yung mga inipo namin talaga na idol kasi yung lupan to. So, we try to find a way na matulungan din sila na maayos to at makapagsama-sama sila rito. Actually, ang lead nila rito, si Faisal. Si Faisal, nasaan? Wala pa po sila. Wala pa, o yan. Bali, sila yung nag-ano yan, nag-ayos na ito. Eh makikita mo, nasa maayos na lugar na sila. Organized. Hindi sila nawala ng hanap buhay. Diba? Kasi rito, nung nilinis nilang gobyerno, isa lang yan. Yung kabuhayan ng tao rito, inisip namin mabuti. Diba? Hindi namin pinabayaang mahirapan sila. Walang, kumbaga, walang naiwan. Gaya na sabi ng Presidente Duterte na walang pwede maiwan. Sama-sama tayo. Okay, yung kwento nito talaga kasi is, yun na nga, hiwalay sila. Tapos lagpas na roon sa malapit na sa beachfront yung mga pwesto nila. And immediately yung ginawa natin, inipon natin, nausap natin yung mga leaders nila. Eto, inayos namin. So nandito na sila ngayon. Sama-sama sila, nakakapaghanap buhay sila maayos. Nasa tamang pwesto sila, hindi sila matatakot na palalayasin sila. So napakaganda, legal na legal, ika nga. So with that, ang dami nakikinabang, kita nyo naman, no? Even the tourists themselves, alam nila kung saan pupunta. Gaya kahapon, merong walang pan-swimming dyan, pwede bumili rito mga shorts, di ba? Tsaka tingnan nyo, ang gaganda naman ang mapaninda nila rito. Hindi basta-basta, talagang souvenir, ika nga. Sir, anong masasabi nyo sa mga kumukontra noon na sabi nila wala daw patutunguhan pagka nirehabilitate ang Boracay at mawawalan daw ng trabaho? Anong masasabi nyo sa kanila, sir? Well, totoo naman eh. No? We thank them for criticizing us, no? Totoo naman 'yung sinasabi nila, mawawala ng trabaho, anim na buwan wala makakain ng tao. Totoo 'yun. Pero ang ginawa naman ng gobyerno, binigyan sila ng bagong trabaho, nalinisin 'yung buong isla, sumisweldo sila. Yung iba of course talagang madi-displace, walang matatakbuhan, pero siniguro natin na gaya niyan 'yung mga natanggal nga ron sa wetlands, na wala ng bahay, binigyan ng lupa ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Etong mga nagtitinda na to, nawalan ng pwesto, ginawa natin ng pwesto rito, kahit na paano, maayos sila. Yun lang. Now, kung siguro ang kinikita nila, ganun kalaki. Sa ngayon, sa nakikita namin, 3 times, 4 times yung kinikita nila ngayon dahil naipon sila, alam na ng tao saan pupuntahan yung souvenir shop, no? And of course, dito, pagkarating dito, pagkain, paglabas, makakabili ng mga souvenir. So maganda yung naging business model dito. After the rehabilitation, kasi we rehabilitated everything, not only the island, yung tungkol sa environment niya, but also in the business, yung mga business ventures dito, talagang siniguro natin na makikinabang ang taong bayan. Okay? Sir, may tanong sila, ito raw ba mangyayari din sa Manila Bay? Well, yeah, sa Manila Bay, di ba, yun ang dating CR doon, na itinayo ng Manila government, na ginawa na yung hotel ngayon, at wala naman nangyayari na, aayusin yun. Gagawing souvenir shop din yun, no? Lahat ng mga nagtitinda roon na nakakalat doon sa Baywalk area, iipunin doon para maging souvenir shop and for them to ano yung to move to the next level, no? Hindi yung nandun lang sila. Alam mo masakit doon yung mga tindahan nila roon, yung mga tindahan ng pagkain doon, si Chiria, mga inumin. Iinom, bibili, kakain, magkakalat. Or kapag may naramdaman silang call of nature doon na lang sa dagat. Yun yung mga iniiwasan na natin doon sa Manila Bay, no? So, ganun din ang nangyari dito. We try to make it sure that everything is in order. Yung ginagawa rin natin na yung mga tao is safe, no? Makikita nyo, may mga lifeguard stations tayo rito. Lahat yan, ganun din ang gagawin natin sa Manila Bay. Na base na rin sa kautusan ng ating kalihim, Roy A.C. Matu, na gaya nyan, yung CR nga natin doon, tapos na. Actually, hindi nga CR yun nung makita ko. Grabe, para ka nasa loob ng hotel, no? So with that, sasabihin lang ako, sayang na naman yan, laking ginasa siya. No, yan ang mukha ng ating pong bansa. No, yan ang pupuntahan ng mga turista. No, a while ago, I just talked to a foreigner and sabi niya, 3 years ago when I'm here, it's not like this. It's so dirty, lot of people, crowded. But now you can see how beautiful it is. I say, thank you for visiting us. You know, it's our pride. It's our pride to tell the people that it's a different Boracay. And of course, it's a different Philippines now. Sir, can we
rehabilitation model nyo rito, ganun din ang gagawin sa Manila Bay? Well, of course, we will try our best to do that, no? All of the rehabilitation model here will be done also in other places. No, we've done it also in Palawan. We've done it in Bohol, no? Of course, we will do it also in Manila. But of course, it will take time. Dahil kumbaga, grabe damage doon, no? But we're running out of time. We only have until next year to finish all of this. But again, we will leave this to the next administration also na wala silang choice kundi ituloy. Kasi nga naman napaganda eh. No? Tsaka hindi nalugi ang Pilipinas. Kumbaga, taong bayan ang nakinabang. No? Eh yung sinasabi nila na bakit ganito? Noon gumagastos, wala ka nakikita. Ngayon gumagastos, nakikita mo pagbabago. Saan na tayo lalagay? Now, merong mga dati sa gobyerno na nagsasabing pagbalik nila, kaya nilang gawin to, gaya nilang gawin yon. Nung nauna nga kayo, di nyo na naayos eh. Babalik pa kayo. Huwag naman. Yes. Di ba? Okay. Doon na lang tayo. Sa alam nating may mga ginawa, no? Lalo na malapit na election, siguro piliin nating leader natin yung mga may nagawa talaga. Hindi yung nangangako pa lang na may gagawin. Di ba? Okay? Ako po hindi tatakbo, ha? Huwag na, ano, baka mamaya may naka-live sa inyo. Hindi ako tatakbo, maglakad nga, hirap ako eh. Okay. Sir, ano lang yung mga pioneer po ba dito? Sila po ba yung nauna dito magkaroon ng mga permit? Like, sabi nga po sa Manila Bay, sila rin ba ang mauna magkakaroon ng permit? Kasi, sila yung unang mabibigyan ng priority. Kasi marami na pong magsusulutan yan. Oo, palakasan na. O, yung, as ano, much sir, as possible, hindi natin pabalik. Yung kapit ni Kapitan, baka mag-ano doon. O, yun na nga. As much as possible, we'll try our best na, you know, to treat them well. No? Dahil this is all for them. Hindi naman pura para sa amin to eh. Yun na nga ho, yung... Ang inyo pong lingkod pinagbabanatan tungkol sa Dolomite, para bang yung Dolomite kinakain ko araw-araw eh, para ganun dating, 'di ba? Pero again, history will justify kung ano yung nagawa namin. Ang dami natuwa, ang ganda. Meron pang hashtag Dolomite pa more eh. Yeah. Dolomite lang malakas. Oh, Dolomite lang malakas tama. Ito lang ang matatag, di ba? Sir. Oh, yun eh, di ba? Sir, may nagtanong kasi, bakit daw biglaan na sumugod kami dito? Well, of course the medyo down season kasi ngayon, no? Down season in a sense na yung tao kasi takot, no? Takot pa na pasyalan tong isla na hindi nila alam gano'ng kahigpit yung health protocol dito. Kung kaya't kayo yung napiling imbitahan ng DNR para makita ng taong bayan or ng tao sa buong mundo na ganito kahigpit dito when it comes to health protocol at para muling mabuhay or muling magbalik ang sigla dito sa Boracay. Ito yung kayamanan natin eh. Yung tourism, malaking kayamanan ng bansa natin. No? We're hopeless now because of the business situation in the country, because of this pandemic. No? But again, we will try our very best, although we only have few months left, we will try our very best na maibalik yung dating Boracay and of course yung dating Pilipinas na minsan naging masaya at maayos para sa kabuhayan ng bawat Pilipino. Sir, isa na lang sir, bakit kami ang in-invite mo instead na mainstream media? Well, actually ganito, no? Yung mainstream media kasi sikat sila eh. No? And sikat, yung iba, tinatawag nga yung iba, ang bayarang istasyon, di ba? Merong ganoon. Eh, sa inyo, libre to. Libre in a sense na wala naman kaming binayaran sa inyo. And kung sakaling kukuha pa kami ng PR, gagastos pa ang gobyerno para kumuha ng PR para i-cover to. Well, I don't think the people of the Philippines deserves it, you know? Isipin mo, makikinabang Pilipino, tapos uubusin mo muna pondo ng Pilipino bago ano. Kayo, eto. Nimbita lang namin kayo pumunta rito. Nakita nyo yung isla. Masasabi nyo na sa buong mundo na ganitong kaganda ang isla natin. I don't think na lugi ang taong bayan dito. Diba? Panalo si Juan de la Cruz dito. And we want you people, kasi since marami kayo, we want you people to talk to different stakeholders here in Boracay para malaman kung ano talaga yung mga istoryang nakatago na hindi alam ng... Yes, simpleng Pilipino, simpleng Juan de la Cruz sa Maynila, no? And it's the other way around naman na yun namang coverage natin sa Manila Bay
kailangan yung maliliit na istorya ng bawat Juan de la Cruz doon, kailangan malaman din dito. And with that, it will be a better Philippines. Okay? Sige, tara na. Salamat po. Okay.